lalo pang tumitindi ang sigalot sa pagitan ng Beijing at Washington DC, mapa sa South China Sea man, sa international trade and world market, at pati na rin sa international community. Kanya-kanyang bagsakan ng economic sanctions ang dalawang may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo upang malaman kung sino ba talagang mas malakas na nasyon. Walang tigil din ang pagpapadala ng warships ng US Navy upang hamunin ang pang-aangkin ng China sa buong South China Sea at protektahan ang interes nito sa Indo-Pacific region. At dahil dito, hindi na nakapagtimpi ang China sa galit nito sa Amerika dahil sa mga umaligid na US warship sa kanilang bakuran at nagpayag ng malaking pagbabanta nito sa Amerika. Nagbabala ang China na magpapadala ito ng kanilang mga barkong pandigma sa territorial waters ng Estados Unidos bilang ganti sa panghihimasok ng US warships sa South China Sea. Patitikimin umano nila ang Amerika kung ano ang pakiramdam ng kanilang ginagawang panghihimasok. At ayon sa Beijing, kapag nagkaroon ng gera sa pagitan ng kanilang mga bansa, ay siguradong sigurado na mananalo ang China. Makikita din umano ng Estados Unidos kung gaano kalakas ang puwersa ng People's Liberation Army at darating ito sa kanilang bakuran sa di inaasahang oras o panahon. Hindi umano naghahanap ng gulo ang China, ngunit kapag patuloy itong hinahamon ng Amerika, ay ipapakita nito ang kayang gawin ng kanilang militar. Matatandaan nitong mga nakaraang araw lamang ay pinasok ng 4 na Chinese warships ang katubigan ng Alaska, ngunit kaagad naman itong hinarang ng US Coast Guard. Sinagot naman ng Estados Unidos ang pananakot na ito ng China at sinabing walang makakapigil sa kanilang mga operasyon sa South China Sea. Ang South China Sea ang isa sa pinaka-importanteng daanan ng barko sa Asia at 30% ng kalakal sa buong mundo ay dumadaan dito, kaya hindi pwedeng mapasakamay ito ng China. Pinag-uutos din ng bansa na magbigay ng impormasyon ang mga foreign vessels na dumadaan sa South China Sea, ngunit isa itong violasyon sa international maritime law. Kaya karapat-dapat lang na may pwersang sumasalungat sa China dahil kung walang gagawa nito ay wala nang makakapigil sa kanilang hangarin na masakop ang buong South China Sea. Samantalang nagkasundo naman ang bansang Vietnam at bansang Japan na pumirma sa isang defense agreement upang harapin ang China. Sa pamamagitan nito ay mapapayagan ang weapons export at technology transfer ng Japan sa Vietnam upang mas palakasin pa ang kanilang militar. Prioridad din ng Vietnam ngayon na makakuha ng naval assets na gawang Japan para mapaigting pa ang naval patrol sa kanilang teritoryo. Kaya kung mapapansin natin ay napakarami ng alyansang itinatag sa Indo-Pacific region at ang tanging layunin ng pagsasamahan na ito ay sumalungat sa mga aktibidad ng China. Kahit na mismo ang Indonesia ay nagdagdag na ng mga warships upang magpatrolya matapos na mataan ng Chinese vessels malapit sa kanilang teritoryo. 5 Navy vessels at isang air patrol aircraft ang dineploy ng Indonesian Navy. Samantalang pinag-uusapan na rin ng Pilipinas at Amerika na maglagay ng US military facility sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement.